Ito naman, itong ibon naman to, ito ay galing din kay Oboy, Robert Garcia. Ang linyado naman to, ang line naman ito ay Basra. Basra yan, nagpo-produce ng winner yan, itong ibon na to. Ito naman, ang kapares niya, itong blue bar, Vandenbroek naman yan. Galing din kay Oboy yan. Dalawang yan. Boy, at ito ay ibon mo ha. Nasa akin pa rin. Nilalaro ko, talagang subok ang lahi ng linyada. Kaya, aking kaibigan Oboy, shout out sa'yo. I love you. Sa loob ng isang araw, pwede tayo magpalipad ng 7 beses sa isang araw. 7 beses. Para yung para ang mga ibon natin, bago magdumating yung ang laban ng karera, ang laban ng training, batak ang sila sa lipad. Hindi na sila ano, parang ang mangyayari sa mga ibon natin, sisiyo na sila sa kanila lipad. Kasi gagaan na yung mga pakpak nila eh. Gagaan na yung mga balikat nila pag sila binatak natin sa lipad. Pero pag yung ang ibon na hindi natin binatak sa lipad yan at nasa loob lang ng kulungan yan, tandaan nyo, tatlong ikot pa lang yan, pagod na ang ibon. Hindi nalalayo yan. Welcome back to Herbin's Love! Ito nga palang pairing na to, itong magkapares na to, ang itong blue bar, Basra yan. Basra line to, yun namang red bar, yun naman ang ano, Vandenbroek. Vandenbroek yan, at saka Basra. Dito naman, sa pairing na to, itong lalaki, Camidibera, yung babae, Camidibera rin. Yung pairing na yan, ang tinatawag kong back to back from Medibera. Tantana finisher yun, tantana finisher ni Boss Makuyan. Ang mga kapatid niyan ay overall champion, 7 overall champion sa club ng APRA. Kay Boss Makuyan sa APRA, alam ko APRA eh, overall champion. Been overall champion ng anak ang mga ang apo ng nagkakapag dito. Ito naman yung nakalimlong ang linyado naman yan, ang line yan ay Vandenbroek. Ito naman isang pamblo ba lalaki, ang linyado naman itong lalaki ito ay Biopigeon. Yan pinapunto ko yan kay Henry Gicolia. Yung itong Biopigeon na yan, kaya yung Vandenbroek na yan. Ito naman, ang linyado nito, Basra SX Cosmos. Cosmos naman niya, tsaka Basra. Ang nanay niyan, Basra. Ang tatay niyan, ito, Cosmos. Bali, inbreed yan. Inbreed yan, mag-ama yan. Ito ang anak, ito ang tatay niya. Inbreed sila. Cosmos at saka Basra. Ito naman ang pangalawang breeder. Itong breeder kong to ay itong black cake. Ito naman ay Basra naman niya. Basra din yan. Gandhi kay Oboya, kay Robic Garcia. Basra. Ito naman, Vandenbroek naman yan. Yung cake egg na yan. Vandenbroek. Ito naman, ito naman ng pairing na to. Ito ay Toldok Line. Toldok Line, Camidibera. Yung naman isang yon ay Garuda, Camidibera. Itong lalaki, Toldok Line. Yung babae, Garuda, Camidibera. Ito naman, itong ibon naman to. Ito ay galing din kay Oboy, Robert Garcia. Ang linyado naman to, ang line naman ito ay Basra. Basra yan, nagpo-produce ng winner yan, itong ibon na to. Ito naman, ang kapares niya, itong blue bar, Vandenbroek naman yan. Gayun din kay Oboy yan. Dalawang yan. Boy, at ito ibon mo ha. Nasa akin pa rin.
nilalaro ko, talagang subukang lahi, ng linyada. Kaya, aking kaibigan, oh boy, shout out sa'yo. I love you. Ito nga pala mga aking mga lagang ano, pambalakasan din to, mga quality to. Itong ibon na to ay anim na peraso lang to dati, itong ibon na to. Ngayon, ang dami na. Itong ibon na to, galing din kay Oboy, anim na peraso to, galing din kay Oboy. Biskita ninyo kay Oboy. Kay Oboy galing yan. Anim na peraso ngayon. Baka to, baka may isang, baka hindi lang 50 o 80 mahigit lang, 80 mahigit na itong ibon na to. Kaya hindi kay Obi Garcia yan. Kaya yung mga ibon na yan, ayam na peraso lang yan dati. Ito naman, ang aking mga future na sackboard na ibon. Ito mga ibon na to, na nasa loob nito, tulad nitong, yun, yung blue bar na yun. Yung blue bar na yan, Tommy De Vera yan. Galing kay Eugene Contreras naman yan. Yung blue bar na yan. Eto, itong brown na yan, anak ng nag-overall champion ko. First overall champion ng area ng Laguna. Ang tatay niyan. 7 overall champion sa panlahatan. Ang tatay niyan. Kaso, sa kasama ng palad, wala tayong nagawa. Hindi ko na makagustuhan na ma-discrash yung ibon natin sa track. Wala. Hindi ko na, pinabayaan ko na lang. Yung tatay nito. Siya ang, kinarga ko ng tatay nito nung kinarga ko ng balatan sa derby. Pero sa fundraise, kumubra tatay niya sa fundraise. Nag-overall champion ng tatay nito, first overall niya champion sa buong Laguna, bago second, seven overall sa pangkalahatan. Ang tatay ng brown na yan. Alinyado naman to ay Jaime Lim, na galing kay Kaloy. Itong ibon na to ay galing kay Kaloy, Batakan. Yung unang hiningi ko sa kanya na ibon, na dalawang blue bar, ito inilabas nung isa na blue bar na galing sa kanya. Ito stock breed naman ito. Ano to? Alak naman to ng Tommy De Vera. May puting yan. Kasi nag-stack ako. Kailangan ko mag-stack ng ibon Kasi sayang ibon. Paano sayang ang panahon? Hindi natin masabi yung mga breeder kung hanggang kailan ang buhay nila. Kaya ang ginawa ko, nag-stack ako ng mga ibon para sa susunod na season, meron akong magamit. Inbreed man o line breed, magagamit ko sila o crossbreed. Kaya ang anak niya, ang lahi naman ito, na ibon na yan, Toldok Line, Tommy De Vera, ang tatay. Ang nanay naman niya ay Garuda, Tommy De Vera. Ito naman ang stock ng cock section na lalaki. Pasensya na kayo, mga kalapalit. So, konti ibon natin, no? Puro nakasalang ang mga ibon, Mga pan-summer, panlaban natin sa BBC. Sa makabang laro rin tayo ng APRA. Sa ulpa, kaya puro nakasalang ang ibon. Sa LRPC. Siyempre, hindi makaulaan yung kaibigan. Kaibigan ko si Pastor, Brad. Magandang tanghali sa'yo. Ito naman, itong green shield na yan. Yung green shield naman yan, ay galing din kay Obu yan. Vandenbroek din yan. Ito naman, itong K-Egg na black K-Egg na to, masili line naman yan. Masili, galing kay Eugene Contreras. Yung galing kay Aubrey din yun. Itong black neck na to, yung tag dito. Vandenbroek din yan, galing kay Oboy. Yung mga ibong ko, karamihan, galing kay Oboy. Maraming ibong dito, si Oboy sa akin. Si Robic Garcia. Kaya doon ako lumapit ng, kaya doon ako kumuha ng ibon. Gusto ko rin siya matulungan at gusto ko rin makilala yung mga ibon niya na pinag-break kong kanino. Yung mga ibon ni Oboy ay galing kay Galang Brothers at saka kay Romel Laganso ang mga ibon niya, mga Cosmos. Pag inakay, bago sila hiwalay ang ibon, ang inakay ng breeder, bago ko sila iwala sa mga magulang nila,
tinitignan ko muna sila kung malakas silang, kung malakas, kung tumutuka na sila, kung marunong silang tumukang mag-isa. Pati natin, hindi ako sa balaibo dito. Tinitignan ko kung buo na yung balaibo nila. Pero pag halimbawa, hindi pa buo yung balaibo nila, isan, hindi ko muna sila, hindi ko muna sila hinihiwalay sa mga, hindi ko muna sila hinihiwalay sa mga magulang nila. Pero pag nakita kong malakas yung tumuka, yan, hinihiwalay ko na. Sa mga flyer naman, eh, syempre, ang kailangan natin sa mga flyer natin, kailangan natin dito sa mga to, kailangan natin ng mga 3 months, o 2 months, o 3 months, kailangan palakasin na natin sila sa lipad, ang mga ibon. Hindi natin pwedeng i-stack sila sa loob ng kulungan. Kasi pag in-stack natin sila sa loob ng kulungan, hindi sila matututo, hindi sila lalakas. Kailangan talaga palakasin natin sila sa regging, sa lipad. Bawa sa ano, halimbawa sa loob ng isang araw, pwede tayo magpalipad ng 7 beses sa isang araw. 7 beses para yung para ang mga ibon natin bago dumating ang laban ng karera, ang laban ng training o training pa lang, batak na sila sa lipad. Hindi na sila ano, parang ang mangyayari sa mga ibon natin, sisiyo na sisiyo na sa kanila lipad. Kasi gagaan na yung mga pakpak nila eh. Gagaan na yung mga balikat nila pag sila'y binatak natin sa lipad. Pero pag ang ibon na hindi natin binatak sa lipad yan at nasa loob lang ng kulungan yan, tandaan nyo, tatlong ikot pa lang yan, pagod na ang ibon. Hindi nalalayo yan. Bago siyempre, kailangan din natin sa kanila ng ano, sa araw-araw, sa buwan-buwan, kailangan din natin ng ano yan. Kailangan din natin paliguan yan. May paligo rin sila. So, anong ginagawa ko sa breeder na pampurga at sa playa, sa breeder, ganun, sinasabay ko nila sila. Sabay, basta ang stockbird ko at saka ang breeder ko, kung sa loob na isang buwan ay ganun, purga, kasama na breeder at flyer yan. Lahat na yan, purga. Bago, siyempre, hindi natin pwedeng, ano yan, pabayaan lang yan mga yan. Basta sila, kakain sila sa loob ng isang araw ang ating mga flyer, kakain sila sa loob ng isang araw ng 2 beses. Bago siyempre, kailangan natin batahin sila. Hindi natin pwedeng pabayaan ng ating mga ibon, ang ating mga kalapate sa loob lang ng kulungan. Kasi mahihirapan tayo, mahihirapan natin makuha ang ating tagumpay pag hindi natin, pag pinabayaan lang natin sila lagi sa loob ng kulungan. Hindi na ako nagmimitos, basta pag nagsampa ako sa track, kasi kung magsampa ako sa track, halimbawa, training ngayon, tatlong linggo o 2 linggo bago ako magsampa sa track. Naka tatlong training na bago ako magsampa sa track ng ibon. Hindi ako nag-self-toss, malalayo, hindi. Basta sa track lang sila. Para sila nasasanay na may mga kasama sila. Hindi pwedeng bago pa lang sila ikarera, mas maganda nasasanay na sila sa loob ng track. Kaya pag sa tos-tos lang, pag sila-sila lang, halimbawa sila-sila lang, hindi sila masasanay sa maramihan. Maganda yung pagdating sa track, yung maramihan na parang kaya nilang iuwi. Kaya nilang umuwing mag-isa. Kahit sila'y magsabay-sabay umuwi, sa track lang ako nag-aano, hindi ako nagsiseptos.